Ando? Kunin mo muna yung kain. Oo, oh, sige na. Kunin mo muna doon yung utak mo isa. Sorry. Ano ba yan? Okay, pwede we are now live on YouTube, guys. You can share your, ano, share the link to the others. Okay. Pwede na nilang i-access yan sa YouTube. Medyo delay lang sa YouTube konti. Ano yung link mo, sir? May send ka ng link, sir? Hmm? May send ka ng link sa YouTube mo? Okay, so meron tayong sa YouTube na lang. Pakita pag sa kanila. Check it kung okay na ba yung live stream natin sa YouTube. Itatanggal ko din yan ng bukas ng mga around 5. Hanggang bukas lang talaga yan. Yung huling habilin ko will be tomorrow after the crop science and the soil science na discussion natin sa last minute review. Yung huling habilin ko po by pagkatapos nun. May huling habilin si sir kasi kailangan natin yun. Okay? Okay na, Elias, kung nade-drain na yung utak mo sa akin. Okay, let's proceed to our discussion and it will be the rationale. Guys, please, due to technical problem, the following person will be removed from the meeting when recording starts. Alden De La Cruz. Start anyway. Bakit? Yan. Ayan. So, magre-record na tayo, guys. And then, okay. So, ayan ba? Hi, everyone. Good evening. And yung ha sa'yo again. So, alam ko gusto nyo nang matulog po. Tease-tease na lang tayo konti. Dahil 100 items naman talaga po. Pagpasensyaan nyo na. So, magra-rationalize si Sir Ha about sa 100 items. Anong rationale nga ba ang ibibigay ni Sir sa inyo? The reason bakit itong live ay kailangan natin madelete bukas ng hapon, mga 5 p.m. So hopefully matapos na mapanood nyo ng lahat. That is because it's prohibited. The questions given are prohibited. It might be some of the questions ay lalabas ulit sa board exams. Kasi last year, merong 10 na lumabas galing dito. According to my students, and I don't know if this year kung ilan na naman ang lalabas galing dito. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, you stick on the UPLB booklet. Okay, you stick on the UPLB booklet because some of the questions are coming from there. And then if you have the OSCT, so you can use that actually. Pero some of the questions, ang answer key po ay error. So yun lang sa part na yun. So by siguro next year, ayusin ko yung rational na yun. But tonight, I will be given my final answer. Kasi alam ko sa inyo, naguguluhan kayo. I know that you have already the copy of the 2019 Alliance Leia. I know that you have that copy and some of that answer keys are not correct. No, kahit ibang review center, naguguluhan sila what will be the correct, what is the correct answer. To tell you honestly, 2019 was the time that I took up the board examination and I got a 85.65% score in the board examination. Okay, so hindi naman siya para ipano sa inyo, guys, but to give you more confidence on that, so I have a high score on soils, which is 91, and then in economics I got 90. So sa ibang subjects I only have yung extension lang, yung part na extension, kasi extension ay hindi ko talaga nabasa since the beginning of my review, hindi ko siya nabasa. So I only had the stock knowledge on that time, so that I got 85 or 86, something ganon yung yung siyang pinakamababa. It's 85 or 86, ganon. So, I almost topped the exam. I almost topped the exam. Pero, it's okay. It doesn't matter. Kasi pare-parehas naman tayo ng card. Kung wala ka talagang backer, hindi ka talagang makakapasok sa trabaho. That's the reality. Okay? That's the reality. So, okay. So, yung huling habilin ko po, bakit ba yan, Elias? Ano ba talaga meron sa huling habilin?
Depende sa iyo kung interesado ka o hindi. Basta sa huling habilin ko, it will discuss everything like no nga ba? Paano ko ba siya sasabihin? I will be discussing more about the techniques and tips that I use, especially if you encounter if it is the first time that you encounter the topic. Example, paano siya sagutin yung mga out of the box questions. Tapos I will teach you how to properly shading yun, and then sa huling habilin din I will teach you how to answer those long ano yung mga like a paragraph form of questions, and then sa huling habilin din dun na sasabihin ko yung mga part na laging lumalabas talaga, this always na lumalabas talaga sa board exam. Okay, so kailangan natin yun malaman. So bago ang lahat, so we have the rationale. So ayun, bakit puro so si sir? Again, you can watch this on YouTube. I will delete this. I will remove this by 5 p.m. tomorrow. Okay, so you can share the YouTube link to your friend, to your GCs, etc. Kahit saan ka yan. Okay, you can share it. And then mag-off-cam lang si sir, ha? Mag-off-cam lang tayo. Bakit ka po mag-off-cam, sir? Mag-off-cam lang po si Sir Angelo. Okay? So, ayan. Okay, so let's start. So, the rationale, and some of my students po ay, katabi mo na yung container. Okay, sige po. Excuse me. Ayan, so I want you, si mga students ko, sa mga private students ko, pinasagot ko ito sa kanila eh. Pinasagot ko yung ano, crop science na ultimate final coaching tests, except for crop protections. Yun lang subjects na hindi ko pinasagot sa kanila. Pero pinakwis ko na po yun ng unti-unti. Kaya kung ipa final coaching test ko yun sa inyo, talagang ma-perfect niyo yun kasi pinakwis ko na yun ng unti-unti. So kaya sa crop science ngayon, i-check natin kung ilan ang magiging scores niyo. Okay? So I have here my students. We have Jamaline, mga enrolled students ko sila. So do Jamaline, Chili, Jason. So we have here si AJ if I'm not mistaken. Yan sila Ma'am Risa. Ayan, so pasalamat po tayo sa kanila, guys. Thank you kasi for accepting the ano that my request also, guys. Be-bless talaga kayo ni Lord niyan. Kasi actually para sa inyo lang talaga 'to eh. Para sa mga private class ko lang 'to, and it's because of my private nagtanong ako sa inyo, of course, that I need their ano opinions, ideas, and confirmation also because they are under my class. So they paid for me about this. So they paid me to discuss this thing. So hopefully 'yon yun. Actually po, nagpapasalamat yung mga taga-outside world. Magpasalamat kay Elias. Ayan. Nagpapasalamat po yung mga taga-labas. Yan. Tsaka yung nanonood dyan sa YouTube. Hi po. Ayan. Kung bago pa lang kayo, please subscribe. Charot lang. Charot lang po yun. Okay. Hindi naman po sa pilitan. It's not obligatory. Okay. So, now let's proceed kasi marami talagang chicken is there. Actually, marami kayo natutunan talaga sa CBRC, and that's good. That's excellent, no? Maganda siyang pakinggan na marami kayong natutunan. Sa ibang review center po, bilis nga lang, hindi kayo pinapayagan talaga manood, no? Or manood sa ibang review center. Sabi ng ibang, may kilala talaga akong review center. Pag sinabing, doon ka nag-review sa kanila, yun ang lahat ng resources mo dapat nanggaling lang talaga sa kanila. You are not allowed to watch mga final coachings for free sa mga YouTube ganun. Sa mga Facebook, hindi kayo pinapaalaw. I hope, may alam ko, isa sa inyo dito ay nakapag-enroll dyan sa class sa review center na yan. So, hindi ko naman babanggitin kung saan review center yun. Pero po, hindi po yun maganda. Ang pinakamaganda po is to look for more resources. Look for more, ano, parang, we need to dig more knowledge from the others, no? We need to listen for some shared knowledge po galing sa kanila. Okay, so, kaya nga talaga sinasabi sa mga estudyante ko, dapat natulog kayo kaninang umaga hanggang maghapon. Okay. So tomorrow baka meron na naman silang final coaching, guys. So tulog po kayo ng umaga at maghapon. Okay? So para po pagkagabi, ready po tayo. So let's start. Okay, number one, the question give up. These are the contents of our rationale. It will be crop science, soil science, animal science, crop protection, agricultural economics and marketing, and then agricultural extension and communication. Those are composed of 100 items and a total of 600 items. By the way, guys, the questions given or should be the questions that we'll be showing tonight is prohibited po.
is prohibited, it might get my, it will cancel my license, no, ganun. Kaya nga, yung ibang review center, they are not allowed to expose it to public. Pero ako, hintayin ko until 5 p.m. Okay? So, ayun. So, still in private pa rin siya, in private pa rin. So, ipa-private ko lang tong klaseng to. Okay? And then, those questions ay galing po sa 2019. Ito po nung time na nag-exam po talaga ako. Ito po yung mga tanong talaga namin. This is the actual test papers. This is the actual test questionnaires na meron po kami nung time na yun. Okay? So, at least, yung talagang nag-explain sa inyo ay experience talaga na yan talaga yung mga tanong. Okay? So, ito po yung actually po set A po ako nung time na yun. And the first question that I get from Crop Science is ito. Okay? Sabi yan? Malaking arte. Ayan, so, this is the first question that I encountered in the LEIA Licensure Examination for Agriculturists 2019. I was a set A. I was assigned it set A po. So this is the first question that I encountered. Actually, hindi ko pa yan siya sinagutan, no? Ang ginawa ko is binasa ko lang muna sila. Binasa ko muna what is the choices. Hindi pa nag-analyze masyado yung aking utak dyan. Each question sinagutan, binasa ko muna, hinahinay, tapos hanggang sa umabot ako sa 100 items, tinignan ko muna kung saan yung mabigat ng mga tanong kasi kailangan ko i-jump yun, okay? Pero yung mga ganitong tanong, this is what we call under the concepts of, excuse me, crop science. What do you mean by concepts? Ito po yung pinaka-basic, okay? Ito yung pinaka-basic, kumbaga, ito yung lutang. Ito yung float na, parang nag-floating na ano, na bonus points ng, ano, ng board examiner. Ganun yan siya. So what you are going to do, you are going to analyze it properly. So that's why, pag sa study ninyo, hindi na kailangan ng deep, malalim. Dapat sa float lang tayo, doon lang tayo sa pinaka-basics. So that's why I'm focusing on the basics because I know in the board examination, all those deep knowledge, all those deep learnings will not apply. That's not apply. Actually, that's not apply talaga. So kaya doon tayo sa basic. Pag expert and strong na ang foundation for basics, lahat yan ay masasagutan na. Okay? So always remember, okay? Okay lang po yan. Wala problema. So, ayan. Dali. Meron pa pala akong estudyante na kailangan anuhin. Dali, ha? Okay. So, sorry kasi meron kasi mga agribusiness na ano, kailangan pasukin sa ano, sa live, yung as ano sa klase. I need them to get inside kasi they are my ano students po. So, pasok na kayo. Ayan. Laban lang tayo, guys. Okay, so let's continue. So we have number one. Ito yung, wala pong, so tell you honestly, last year, hindi to lumabas.
Yes, hindi siya lumabas last year. So, it doesn't mean na hindi siya lumabas last year ay hindi na siya lalabas ngayon. Hindi po yun ganun, ha? Kasi we do not know kung ano talaga lalabas sa board exam. So, hindi siya lumabas last year. May possibilities lang. There's a 50-50 na lalabas siya this year. So, nag-gets ninyo? Hindi ibig sabihin na hindi siya lumabas last year, hindi nyo na i-discuss. Hindi nyo na siya i-ano, hindi nyo na siya irrationally. Mali yun. That's a wrong perception. Lumabas man siya last year o hindi, itatakal pa rin natin yun. Baka lalabas siya ngayon. Okay? So, anytime lalabas naman kasi yan. Parang lotto yan eh. No, hindi natin alam kung kailan lalabas yung numero mo. Okay? So, that's what we call, no, nagiging wise tayo. We are being smart. Okay? So, number one, the question is, yes, naka-recorded po siya and then nasa YouTube po yan. And then, nasa YouTube po tayo, live po. Hello po, ayan. And then, so, actually, meron naman may mga number one, example, number one question, you can answer it sa ano, sa chat box. Pwede kayong sumagot dyan, pero hindi ko na po yan mabasa. Pero sagot lang po kayo. Kaya example, number one, the following are ecological classifications of plants according to water relations. So, pag sinabi mong water relations, may word po siya na except. Ano po yung dapat ninyong i-mind sa board exam? Always remember, now, what's the reason kung bakit si sir ay hindi agad nagsagot? Okay, what's the reason bakit hindi ako agad nagsagot? Because I underline all the except word in the questions sa board examination. Na-underline ko, sinicircle-circle ko, ganun. Kasi, isa-isa yun, binasa ko sila yung mga statement, binasa ko kung alin doon ang may except, alin doon yung mga not, yung mga word ha, tandaan, not, except, yun ang mga word na kailangan ninyong tandaan. Tapos, meron pa yung isang ano word talaga na, ano, meron yung sa isang questions, doon na lang natin i-highlight na lang natin yun. So, yan ang dapat yung gawin. Circle muna, circle-circle na mga except. Kasi minsan, hindi yan siya naka-bold or hindi siya naka-caps lock. Minsan, naka-an lang yan siya. Small letter lang. Even the not or the an, ganun. May mga UN, yung UN, tsaka in, ibig sabihin po yun ay mga negative form sa English pa yan. Okay, so ibig sabihin po, the question is referring to the water relations. Alin ba sa classification ng crops na to ay related to the water? Okay, related to the water. So, tinanong din is except. Alin dito ang hindi related? So, ganun na siya, nag-iba na yung questions, right? It's a negative form na. So, alin dito ang hindi, yes, ang hindi water relations o hindi siya kasama sa classification when it comes to the moisture content or the water relations of the crops. Okay, so that's the correct answer. The correct answer is letter C. Okay, because sapropite, so let's discuss first, ano ibig sabihin ng hydro, sapro, sero, and mesopites? Bakit hindi sila yung sagot? Bakit sapro yung sagot? Okay, so when you talk about hydropites, okay, hydro, from the word itself, hydro, it's water. It's referring or related to the water, okay? So, there are plants that are specially suited for and have adapted to living in aquatic environment. Aquatic, so meaning water pa rin ang pinag-uusapan. Aquatic environment, okay? So, from the word itself, hydro, ibig sabihin it's either submerge type na classification of crops, okay? So, yan po ang hydropites. Okay, that is the hydropites. And then followed by xerophytes. Okay, xerophytes, pag sinabing xerophytes, it means that it is a species of plant that has adaptation to survive in an environment with little liquid water. Example po nito is yung mga cactus, succulents, no, those are can live in the dry land, no, yung kahit konting ano lang, konting amount of water, they can live longer. So, pag xerophytes, pero sir, yun lang namang word na hydro, bakit water still water related pa rin siya? So, by definition itself, it talks about the little liquid water. Ibig sabihin, still has a relation with the water or with the moisture content in the crops. Okay, so that's why hindi siya yung tamang sagot. Okay, and then next we have, when you talk about sapropites, it means that it is saprotropic nutrition or lysotropic nutrition. Okay, they are the same, parang it's synonyms only. So it's a process of chemo, heterotropic. Pag sa aming chemo,
chemical, hetero, organic, tautropic. Okay? So, nabubuhay sila through chemical and organic, chemical and organic na ano, na tawag dyan? Organic matter, yun. Organic matter or decomposed matter, ganun. So, extracellular digestion involved in the processing of decayed organic matter. So, ibig sabihin, it's not related to water. It's related to how these saprophytic crops can ano survive. Baya hindi siya sa water, but nabubuhay siya through, parang nakadikit siya with the decayed organic matter. Okay? So, that is saprophytes. Okay, nagets ninyo? Okay. Next natin is what we call, okay, next is mesophytes. Anong nga bang mesophytes? Ito yung mesophytes are intermediate in water use and needs. Okay, so actually, some of our crops in here in the Philippines are mesophytes. They can live tropically, they can live also pag ulan, init, ganun, they can live it. Okay, so that's a mesophyte. Ibig sabihin, they can live either there is a water use or none. So, they can still live it. Okay? Example, like manga, they are also mesophytes. Okay? So, pag sabi mesophytes, intermediate in water use, still has a relation to water or moisture content. So, that's why the correct answer for that is saprophyte. It's letter C. Okay? Next is number two. So, what will be your answer for number two? When you talk about number two, the ripening hormone, talks about the ripening hormone in fruits is called, anong tawag daw sa ripening hormone ng fruits? A, ethylene, B, gibberellin, C, endoacetic acid, or IAA, D, abscisic acid. So what do you think is the correct answer? Actually guys, to tell you honestly, this one will always come out sa board examination. 100% po, lumalabas talaga si ethylene lagi ang sagot. Okay, actually, the correct answer for this question is ethylene. Okay? Bakit ethylene ang sagot? Kasi nga, siya yung hormone responsible for ripening sa fruit. Okay? Siya po ang hormone, only hormone that is responsible for ripening sa fruit. Okay? So, lahat po ng mga choices na yan ay kailangan malaman natin kasi hindi lang po ethylene ang lumalabas. Sometimes, it might be walang ethylene na word doon. Baka endol, acetic acid ang lumabas, abscisic, or gibberellin ang lumabas. At least we know the definition of its choices. Okay, so guys, laging lumalabas din siya. Kasi nga si ethylene is common sa farming, and then at the same time, popular din po si ethylene. That's why si ethylene ay laging lumalabas. Like every year talaga lumalabas. It's a bonus points for you. Pag nagkamali na talaga kayo ng sagot dito, pag hindi nyo talaga yung alam yung sagot, so nasa inyo na po yun. Maybe hindi po talaga, hindi pa solid yung foundation talaga. No, you need to review your hormone, your plant hormones, okay? So now, let's see kung ano nga ba ibig sabihin ng mga choices na yan. So let's proceed with the ethylene. When you talk about ethylene, it is, okay, so ethylene or known as the ethene, okay, is a hydrocarbon which has the formula of C2H4 or H2C and this equals to carbon hydrogen 2. Ganun-ganun na lang. So, hindi naman talaga importante yan. Hindi naman din nalabas ang chemical formula unless it's soil science, lalabas yan. Okay, so it is a colorless. Okay, colorless po ang ethylene. Yan yung ang kanyang characteristics. Flammable gas with a faint sweat and musky odor when pure. So, ito yung dapat yung tandaan. Kasi nga, di ba nga, minsan paghapon or yes, paghapon po ay nag-aano po tayo, nagpapaano tayo, nagpapaaso sa ano, sa baba ng ano, sa ng fruit trees. Na sabi niya, oh, magpaano ka, yung ano daw, yung aso dapat, yung I mean, yung ano tawag yan, yung smoke niya dapat daw natamaan dun sa fruit trees. Kasi daw para mabilis siyang mamunga. Yun, para daw mabilis mamunga. Isa din po yun. Parang pinapenetrate din ni ethylene na, oh, mamunga ka na, mamulaklak ka na, ganun, parang ganun. Parang piniano pa lang, parang inaano niya din si ano, si yung fruit trees na parang ina-encourage yung hormone na yun, parang binuboost yung hormone na yun. So we can use that, okay? So we can use that type of methods. Anong tawag dun sa methods na yun? Actually, yung ethylene, that is what we call a chemical methods, no? That's chemical methods. So yung kasi meron naman kasi ethylene na ginagawa na chemical methods. Meron din yung tinatawag natin na ano, yung nga, yung magpapaaso ka. Example na pag lumabas sa board exam, yes, imagine pa lang term nun. Sorry lang. Okay, yung magpapaaso siya na, or, yung, basta nagpapaaso yan ng every afternoon.
Okay, so tawag dun, that is actually a cultural control. Yan, that's a cultural method. Sorry, not method control. That's a cultural method. That's a cultural method or traditional method na ginagawa ng isang farmers. Okay, popular na yun. That's a cultural or traditional method. Okay, and then we have another hormones, which is the gibberellin hormones. The gibberellin hormones naman, ito yung plant growth. Gibberellins are plant growth regulators. They are plant growth regulators also that facilitate cell elongation. Ano yan sila? Cell elongation. Okay? Saan nga ba nangyayari yung cell elongation? No? Usually or commonly sa roots. Okay? Sa root division. And then help the plants to grow taller. So it help the plants to grow taller. No? Pataas ng pataas. And then, they also play major roles in germination. So, they also play major roles in germination, elongation of the stem, and the fruit ripening and flowering. Okay? So, pwede din yun si gibberellin. Pero ang pinaka-major talaga is we have the ethylene. Okay? And then, next is we have another hormone, such as the indole acetic acid or known as the IAA, is the most common plant hormone. So, pinaka most common plant hormone of the auxin. Auxin is also known as a IAA, so class, and it regulates various aspects of plant growth and development. Saan yan sila? Plant growth and development. Okay? And then we have also another hormone, which is abscisic acid. Abscisic acid or ABA is a plant hormone that regulates numerous aspects of plant growth, development, and stress responses. Okay, stress responses po yan for the seeds. Okay, sa seeds, pinapa-stress out niya si seeds para mag-germinate siya. Okay, especially pag nagkaroon ng dormancy, no? So yun, ang ginagawa nila ay they apply abscisic acid. Actually, when my father was in Saudi Arabia as a farm manager, so he always used, actually he always practiced the application of abscisic acid because of the F1 seedlings of pet chai. So the pet chai here in the Philippines cannot be planted in Saudi Arabia. So what he did is to apply abscisic acid to stress out the seed to germinate. Yun ang ginagawa ng papa ko. So he soak it sa water for 24 hours and after, with abscisic acid to stress out the seed. So that is the work of the abscisic acid. Para mag-grow, para ma-prevent dormancy. So ang nangyari is that he applied abscisic acid for the germination or 100% germination. Okay? And then we have also number three. So the question number three is, the following are commercial varieties of cacao except blank. So we have Forastero, Trinitario, and then we have Criollo, and we have Hershey's. Okay? So we know naman that cacao is one of the popular crop here in the Philippines. Okay? And it is also known as, okay, so the correct answer here is Hershey's. Okay, because Hershey's is not one of the varieties of cacao. We have Forastero, Trinitario, and then Creole. They believe that the first variety of the cacao, which is Creole, was planted here in the Philippines. The Philippines was the first, planted ng commercial varieties of Creole. Okay, and Creole is also known as the prince of cacao varieties, as far as I remember. Okay, so that is a prince. Tama ba ako, Jay? It's Creole, known as the prince of cacao. Yes, sir. Okay, very good. Yun, so laban lang tayo, guys. Naalala ko pa pala. And then we have cacao. Yan, it is also known as Triobroma cacao, literally translate as the food of the gods. Yun pala yung term talaga nun. It is the food, or known siya as the food of the gods because of its scientific name. We have Triobroma, meaning food of the gods. Kasi kinakain talaga yan dati ng sa unang panahon. Parang actually, ano yan sila, parang pang dessert nila. Yun, parang, ayun. Ay, hindi siya na, hindi pala, dessert pala. Ano yun, oh? Nakita ko na kasi yan sa God of Egypt. Yun, they eat cacao, yun, as appetizer. So yun, so it is grown mainly for its seeds, known as the cacao beans, which are used to make cocoa mass, cocoa powder, and chocolate. Okay, so si Hershey po ay hindi siya cacao.
It is a brand of a chocolate. Okay? It's a brand of chocolate. Okay, next we have number 4. Diseases of perennial crops may be found in the roots, leaves, flowers, and fruits. Fungicides are resorted to when? Okay? So, tinatanong kung aling fungicides na resort to what? Kailan siya gagamitan ng fungicides? No, if the perennial crops, which is affected by a diseases, okay? Yung yan. Diseases of perennial crops may be found in the roots, no? Nakita sa roots, sa leaves, sa flowers, at saka sa fruits. So, ano, kailan ka or kailan dapat mag-apply ng fungicides, no? As your resort. So, we have A, okay, environmental factor is characterized by sunny and cool weather. B, systematic fungicides. Fungicides are available to control anthracnose of flowers and fruits of mango. C, controlling the fruit rot of jackfruit due to fruit fly. D, the pathogen is soil borne. So what do you think is the correct answer here? Okay, some of you answer letter D. Okay. So some of you answer letter A. Okay. So the correct answer here, so I will finalize my answer ha, para alam talaga na lang. So I will finalize my answer. So this is my answer. Okay. Alam ko sa ibang review center, iba-ibang sagot eh. Okay. So the answer. The correct answer is letter B. Okay. The correct answer is letter B. Bakit siya letter B? The word is disease of perennial crops. Perennial crops. Okay, pag sabi perennial crops, they can have a cycle, they can produce a cycle, they can produce or they can be harvested in over a year or not just over a year, or it depends on the climate, no, requirements of the crops. Always remember that meron tayong crops na akala natin na perennial, no, but it is akala nating annual, but it is perennial. That is eggplant. Okay, so eggplant is known, or it is commonly known as the perennial crops, yung eggplant. Bakit po siya perennial crops? Because in tropic areas, si eggplant po kasi ay nakikisabay sa klima. Kumbaga, example, pag hindi niya klima, hindi siya nabubuhay. Ganun. So may possibility matagal siyang mag-harvest o matagal yung ano niya, yung output ng isang cycle niya. So that's the reason why commonly known talaga si eggplant as perennial crops. So isa yun din po yun sa mga dahilan. So the correct answer is letter B. The systematic fungicides are available to control anthracnose of flowers and fruits of mango. Kasi pag sinabi mo, the question kasi is disease of perennial crops may be found in roots. May be found pa lang siya. So may be found in roots, leaves, flowers, and fruits. So the questions is referring to fungicides. Okay, so bakit hindi siya letter A? Kasi when we talk about environmental factor, is characterized by sunny and cool weather. No, hindi naman po yan ang reason also kaya nagkaroon ng fungus, diseases sa plants. Hindi naman siya yung reason talaga. Okay, kaya nagkaroon ng fungus diseases sa perennial crops. Okay, we know naman sa perennial crops, they are both sunny and cold weather. But then, they are not the result of having a fungi. Actually, dito sa number 4, tinatanong kung ano yung rason. Okay, ano yung rason talaga. And bakit or kailan ka mag-a-apply, okay, ng fungicides. And then, bakit hindi siya letter C? Controlling the fruit rot of jackfruit due to fruit fly. Pag due to fruit fly, may ano ka na agad, may hint ka na, hindi siya ano, fungus. It is caused by an insects. Okay, it is caused by an insects. So hindi siya. That's mali talaga yung sagot doon. And letter D, the pathogen is soil borne. O pag soil borne, automatic hindi talaga siya pa fungi. Pag soil borne, it's either meron yan deficient sa soil or baka may nematodes sa loob. Okay, so isa din yun sa mga reasons. So hindi siya fungicides. So anthracnose, we know that anthracnose is one of the symptoms and signs for fungicides. Okay, so the correct answer is letter B. By the way, have you observed our questions?
Actually, our topic is crop science. Why is it the questions is like crop protection? Yan ang lagi kong sinasabi sa video related, lang. Sir. Yan talagang lagi kong sinasabi na huwag kayong masyadong confident. Yun, like, ang crop science lang talaga ang pag-aaralan ninyo. No. It's a big no. Kasi nga, minimix yan. O, mekos-mekos yan ng mga board examiner. Minimekos-mekos yan. So, anong gagawin ninyo? Pagkailangan pag-aralan ang buong six subjects. Kasi nga, minimekos-mekos yan. Actually, hindi lang to ang ganito ang ma-experience sa crop science. Even me, the first time that I read this, sabi ko, bakit to? Crop protection to ah. Doon ako na-shocked. I'm not ready yet for crop protection. Kaya ganon. So, isa yon sa mga kailangan i-prepare ninyo for crop science. O, at least, alam nyo na kung anong mangyayari ha. Hindi lang crop science ang lalabas. Next, number 5. The transformation of one plastid to another plastid, like the transformation of leucoplast to chloroplast, is manifested in. What is the correct answer? Sige lang, hanggang 12 lang tayo. Pag abutan tayo ng hanggang 12, magsa-stop na ako mag-class. Okay, hanggang 12 lang tayo. I-try ko hanggang 12. Basta hanggang 12 lang tayo, class, ha? Pag hindi siya natapos, continue na lang natin bukas para makatulog kayo kasi it's already, ano na din, ayoko din kayo ma-stress. Okay, so let's now answer. Okay, some of you answered letter. Okay, so yung iba pala hindi pala alam nila to. So we have the D. Pero ano, lagyan na lang ng number like number 5 D ganun. Sorry. Yun. Okay. So ano nga ba ibig sabihin ng ano, leucoplast? Plastid like the transformation of leucoplast to chloroplast. We know that the chloroplast is the green pigment, right? Is the green pigment. So when you talk about chloroplast, it is a colorless organelles sa plant cells. Okay? Yung leucoplast po ay colorless organelles po siya sa plant cells. Okay? It is used to, it is used for the storage of starch or oil. Yan. Yan po ginagamit si leucoplast. Okay? So, ibig sabihin pang colorless siya to chloroplast, ibig sabihin pang colorless to green pigments. Ganun dapat. Okay? Leucoplast, check down nyo lang dyan, leucoplast that is colorless, color, no? Wala siyang kulay, and it is a found in the plant cells, and this the storage, the function also is to store starch, okay? Used for the storage of the starch, and then si chloroplast is for green pigment, right? So, what is the main function of that chloroplast, or the, sorry, what is the main function of that leucoplast, okay? So, always remember also that leucoplast is also known as leucoplast. Okay? So, there are synthesis and storage of fatty acids. Okay? Kasi nga, meron siya, hindi lang starch, but also oil, di ba, ang sinustore niya. And then, okay, terpenes and other lipids. And then other, we have also, sorry, starch, okay? Na available for leucoplast, okay, function ng leucoplast. Okay, so now what's the correct answer for number 5? Ang daming sagot, so iba-ibang sagot. So the correct answer is letter D. No, we have the greening of potato tuber. Meron na tayong hint doon, may hint na talaga tayo doon. What is the hint? Bakit greening of potato tuber? The word is leucoplast to chloroplast. Transformation, ibig sabihin ng karoon ng conversion from colorless, okay, from colorless, di ba, we know naman potato is colorless, like the potato tuber, from colorless to green pigment, okay, kasi yan naman eh, leucoplast to chloroplast, ganon, colorless to green pigment, that's why the final output should be green pigment, okay, so that is the correct answer in letter D, greening of potato tuber. Gets ninyo? Ganun lang magsagot siya sa word exam. Ito yung question na lumabas sa amin. And then that's how you're going to answer the question. Okay? So, analyze it properly. Yung iba dyan, ano na lang yan eh, parang ano na lang, tawag dyan, parapernalia.
Okay? Para pernalya na lang. And then next, you have number 6. Okay? Which of the following horticultural crops? Horticultural crops. Ibig sabihin pag horticultural crops, those are pomology, floriculture, yun. Floriculture, yun. That can be used in the control of insect pests. Which of the following horticultural crops, na ginagamit, okay, para pag-control ng insect pests. Sino nagsabi na walang scientific name sa board exam? Sino nagsabi walang scientific name sa board exam? Yan po ang tanong namin sa board exam. So, ibig sabihin, merong scientific name sa board exam. Okay, hindi ka agriculturist. Hindi ka agriculturist pag ganyan ka. Okay? So the correct answer is, talagang kitang-kita nyo na, no? Because it's of common and popular sa field. So the correct answer is Capsicum annuum. Okay, Capsicum annuum, it is, tawag dyan, nakalimutan ko ang term. Chili. Bell pepper, yan. Pepper, basta pepper, yan. Capsicum annuum. It's Capsicum annuum. In German, we do not say bell pepper. It's not bell pepper in German. It's capsicum. Charot. So ano natutunan yan kay Ann Curtis while watching Showtime. She used the word capsicum. Sabi ni Vice Ganda, "Paka-arte naman nito. Sa amin yan pepper lang yan eh." So it's capsicum. Okay? So it's capsicum. Sometimes they use genus and also species. Okay? So genus talaga yung laging ginagamit nila. It's capsicum. Napaka-maarte mo naman, sir. I don't care. Malis ka na lang, kumarte ako. Okay, next, you have number 7. So that's the correct answer. Ano ba yun? Solanum melongena. Huwag niyo sabihin hindi niyo alam yung Solanum melongena. Elias, what is the size of your Solanum melongena? Charot lang. Sorry. Ayan. Hi, Elias. Peace tayo. Hi, Elias. Grabe naman yun. PM ko na lang. PM ko na lang. Oh, yan po yung mga right word, scientific word na kailangan alamin natin na para hindi tayo mabuking. Yun. If we have friend, tapos may makita kayong foreigner na, "Uy, tignan mo yung Solanum melongena niya. Oh my God." So, yun. Hindi na yun, basta siya, hindi. Ganun. So, okay pa rin yun. Mamonetize pa rin tayo ng YouTube. Okay, next, we have letter C. We have Epomea batatas. Epomea batatas is also known as sweet potato. Ayan, and then we have Lycopersicum esculentum. We have the tomato. Okay, tomato. Okay. Next, we have, yan. Pag may nasabi ako mali, please, correct me. Okay, and then we have number 7. What happens in phloem? Ano ba nangyayari sa phloem? Ito, marami talaga akong kompetensya dito eh. Kasi marami nakikipag-ano sa akin. Debate talaga pagdating dito. So we have what happens in phloem. What happens in the phloem? Ito lumalabas ito talaga sa board exam, guys. Lagi yung lumalabas si phloem tsaka si Xylem eh. Lagi yung lumalabas. 100% lumalabas po talaga yun sa board exam. I'm not joking. Pero, bakit ako nandito? Bakit nagla-live tayo? Ayan. So, actually, nandito na pala si Alkisar. Yan. Na-meet na po namin si Alkisar. And si Alkisar ngayon ay stressed na siya kasi maraming pinapasagot. Ayun, so siguro pag... Alas, doon na tulog si Alkisar? Okay na pa. Napagod na siguro, napagod talaga. Tulog na talaga? Oo, tulog na. Okay, sige na. Oh, sarap pa naman, ano? Okay, so the correct answer is, when you talk phloem, oh, we know naman the phloem is the one that transporting the food from the leaves going down. What is the movement? The movement of the phloem is from upper to lower. Okay, from upper, galing sa taas, papunta sa baba. So meaning, if the phloem, the function of phloem is the transportation of the food, it means that ang sagot dito, it's either A and B lang. Ganon. Ba't tuloy siya?
So wala nakasama yung C, wala nakasama yung D kasi hindi naman sila water movement. Those are xylem functions. So the correct answer is letter B. Okay? The correct, ay, bakit ako nangunguna? Meron ako slides yan eh. Ayun. Letter B. Ito, mali ito. Ang food po ay hindi moves up. Okay? Alin dito ang xylem? Okay, tanungin ko kayo. Sa question na to, we have choices letter C and D. O, alin dyan ang xylem? Moves up, sir. What happens in the xylem? Sige nga, what happens in the xylem? One way lang, sir. Yes, one way. Very good. It the water moves up. Yun. Moves up. Moves up. Ganun. It's moves. Wait, may kanta yun eh. Yung sa ano? Yung sa, ano yun, no? Ala du se ne benede moves up. Ganun. Sorry. Yun, mahilig ako sa Korean song eh. Yan. So, the correct answer is letter C. So, mali na yung water moves down. One way lang po yan, ha? It's one way. One way or another. I'm gonna send it. I'm gonna get you. Ganun. So, that is the correct answer. Okay, letter B. Next, we have number 8. Sciopites. Yan. Sciopites are also known as what? Ano nga ba ang sciopites? Si Eric, ang tawag niya sa akin, sciopites. So, ganun sabi ni Eric sa akin. I miss you, Eric. Sana nandito ka ngayon, nagtitake ka sa number exam. Pero ingat ka dyan sa Israel. Ako ka na bahala sa mga anak natin dito. Ayan, sciopites are also known as what? What do you think is the correct answer? It's, ano to, oh? Wants to be a millionaire. Ano nga ba ang sciopites? Sino nga ba din si heliopites? Sino ba si halopites? Ganon. Yan. Sciopites, sayo lang po talaga ka. Yan, so, okay. So, the correct answer here is letter, okay, it's letter D. That is shade-loving plants. Okay, that is shade-loving plants. Now, my question is, alin sa mga choices na to ang heliopites? Sun-loving. Heliopites. Very good. It's letter C. Sir. It is sun-loving plants. So, ang galing nila. Pag yan lumabas sa board exam talaga na magka-top na kayo tapos bigyan na kayo ng ano o ng reward ng mga review center, balutuhan niyo pa. Balutuhan niyo ako. Yan. Yan. Next, yeah. Number 9, kabuyaw is considered as variety of blank. Okay, what's the correct answer? Actually, kabuyaw is an Ilocano. If I'm not mistaken, that is Ilocano variety. Okay, is it onion, yellow corn, sweet corn, and garlic? You know what? During my time when I was taking the board exam about this one, ito talaga yung pinaka-trending paglabas namin ng room. Paglabas namin ng gym, uy! Ano daw yung kabuyaw? Ano daw yung... hindi ko man talaga yun. Alam, anong variety yun? Ay, basta ako. Ano yun? Garlic yun, garlic. Yung iba, onion yun, oy, onion. Kabuyaw na nga, kabuyaw. Kabuyaw. I mean, yellow corn daw, yellow corn. Ha? Paano naging variety ang yellow corn? Variety? Asan ko, paano naging variety, kabuyaw variety ang yellow corn? Eh, yellow corn na nga siya, variety na. Nasyak ako doon. Okay, so the correct answer for this is letter... The correct answer is letter D. That is garlic. Sir, bakit hindi po ba? Bakit hindi sweet corn tsaka yellow corn? Bakit hindi sweet corn tsaka yellow corn? Kasi nga, si sweet corn po, okay, si sweet corn ay variety na sila ng corn. Sweet corn at tsaka si yellow corn. Okay, now, what are you going to do? Kasi baka lumabas sa board exam ang scientific ng sweet corn at saka ng yellow corn. So you are going to look for, kasi this is a variety, right? So you are going to look for the scientific name of sweet corn. Sino may alam dyan ang variety na, anong scientific name ng sweet corn? Kasi magkaiba din po si popcorn. Magkaiba din po si popcorn. So you are going to look for the scientific name of popcorn, sweet corn, and yellow corn. Baka lalabas sa board exam yun. Okay? So, bakit hindi siya onion, sir? Hindi ko alam. Basta, alam ko lang, kabuyaw is Ilocano. It's an Ilocano variety of garlic. Yun. Kinonfirm ko din yan sa kakilala kong Ilocano. Hindi ko, Jason, are you familiar with kabuyaw? Hindi, sir. Hindi, sabi ng ano? Onion yung sagot ko.
Hindi. Sabi ng mga Gemaline, are you familiar with Kabuyaw? Sir, si Erica, tanungin mo. Baka alam niya. Ah, si Erica. Sige na. Papasapasahan na kayo ah. Erica. Erica. Mga Ilocano, hindi alam anong ibig sabihin ng Kabuyaw ah. Sir. Hindi mo alam? Correct po, sir. Garlic. Alam mo yan? Yes, sir. Ano yung anong kasing garlic yan? Derby? Small? Small onion? Oh, small native onion. Native garlic, sorry. Native garlic po yan. That's a native garlic. Kabuyaw. Native garlic po yan. Mm-hmm. Sa study ng UP, nakita ko yung research na yan eh, yung Kabuyaw. Ano yun sa mga mountainous? Sa yung mga Ilocano na nanirahan sa mountainous area. O, ang tawag nila sa variety na yan ay Kabuyaw. Yun yung ano, yung tawag ba dun yung pwede siyang igisa yung ano niya, yung kinakain namin dito, Kabuyaw yun eh. Mas, mano siya maanghang? Okay, next is number 10. In determining when to irrigate, kailan mag-irrigate. Okay, ito talaga, when to irrigate. It talks about irrigation. Lumabas din ito last year in irrigation. Okay, so let's answer the question. Okay, so ang daming sumagot ng letter C. Oh, talaga naman ha. Okay, let's answer now. The correct answer is letter C. Ayan, when to irrigate. Okay, so in determining when to irrigate, no, you are going to irrigate using sand, calm soil, and then mini plot technique. Okay, when the plant crop in the mini plot shows wilting. Okay, so that's the time that you're going to irrigate. Okay, so bakit hindi siya letter A, sir? Bakit hindi leaves of crops wilt in the afternoon but not in the morning? So hintayin mo pa pala na maglanta siya sa afternoon. Okay? Kaya 'yun. Saka ka pa pwedeng mag-irrigate 'yun. Letter B, every 2 weeks regardless of kind of crops. Mm-hmm. Generalized naman yung tanong, ka-general naman kasi. Letter D, when based on calculation. Baka ano na to eh, invisible eh. Okay, next you have number 11. Rosinensis is the species of this common ornamental plant. Okay, let's answer. When you talk about rosinensis, ibig sabihin, this type of flower or this type of ornamental plant has a complete flower. Pag sabi, ibig sabihin may complete flower, meron siyang stamen, meron siyang pistil, meron siyang petals, a corolla, calyx, meron siyang ganun. That's a complete, okay? Okay, so the correct answer is, hi Tilus, hi Ma'am Tilus, the correct answer is gomamela. Okay, the correct answer for that is gomamela. Hi Ma'am Tilus, yeah, si Ma'am Tilus po ay aking classmate. Hi Tals, thank you for being with us. Charot.
Ayan. And then next, number 12, which among the these food crops is the most, okay, is the most involved in the formulation of government policies on food security. Eh, nawala silang tilos. Ah, dito na si Marjorie. Nakapasok si Marjorie. Ah, dito na pala. Sorry, Marge. Hindi ko lang nakita yung message mo. Sorry. Sorry, sorry. Okay, so the correct answer for this, number 12, is letter B. Okay, it's letter B. Okay, so the correct answer is letter B. Bakit? So the question is, which among these food crops is the most, yung laging involved sa formulation ng policies government? Kasi nga, may tendency kasi na pwedeng pagtirahan ng ibang bansa, no? Kaya nagkakaroon ng food or formulation ng food security kasi nga nagkukulang po tayo ng bigas dito sa Pilipinas. Okay? So the correct answer is letter B, that is rice. Okay, ito yung lagi talaga because this is our, if I'm not mistaken, our top one staple food crop here in the Philippines. Yeah, rice. Next, we have number 13. Following are examples of horticultural crops except. Pakishare po ako ng live sa iba. Kawawa po yung iba na hindi makapasok. Okay. So the correct answer here is letter A, that is cereals, because cereals are not horticultural crops. They are vegetables, oliculture, pomology, and then plantation crops. Saan plantation crops? It's either nasa nursery management, pwede din po yan. Okay, and then we have nursery management is still under horticultural crops. Okay, kaya plantation crops. Next, we have number 14. Okay, number 14. Phototropism is a growth response to an unidirectional light which is probably influenced by a particular growth hormone. Anong growth hormone yun? Yan. Phototropism. Okay, so some of you answer C, some of you answer letter A. So the correct answer is, okay, it's letter C. Kaya nga kanina, diba, pinag-usapan natin endoacetic acid or the auxin. Yan, auxin. So phototropism, pag sinabi natin phototropism, it is a growth response to undirectional light. So ano nga ba forma ng ano nga ba forma ng phototropism? Okay, ano nga ba yung
forma ng phototropism. Ito yung sinusunod niya yung ano, sir? Sinusunod niya yung yes, very good. Kung saan yung light, andun din yung direction niya. Okay? Kung saan yung light, and example, andito ang light sa sea. Pag ganun din siya, ganun. Pag andun ang light sa kabila, pag ganun din siya. So, that is what we call phototropism. That is being influenced by response to undirectional light. So, unidirectional light, kung saan yung light andun din siya, which is probably influenced by particular growth hormone, which is indole acetic acid. Okay, next, we have dormancy. Dormancy is a physiological effect of. What do you mean by dormancy? By the way, what do you mean by dormancy? Inability? Okay, what do you think is the correct answer here? Number 15. Wala na si Elias, natulog na. Okay, so the correct answer for this is letter... Ito na sagot. Okay, the correct answer is abscisic acid. Okay, abscisic acid, parang pinipressure niya to germinate the seeds. Kasi you talk about dormancy, if I'm not mistaken, it is the inability to enable. Pag sinabing dormancy, that is inability to germinate. Under favorable conditions. Ha? Okay, term na yun. Okay, so basta the correct answer is letter A. Kaya malang. Huh? Germinate niya. Inability to see germinate daw, sabi niya. Kasama ko. Ayan. So that is abscisic. So what is the work of abscisic acid? Pinepressure yung seeds to germinate. Yun. And then we have number 16. Plants which grow on live trees. On live trees or dead trunks, but do not depend on them for water and nutrients are referred to as blank. Sapro. Ang tawa daw, sapro. Example of the epiphytes. What else? Orchids. Okay. Very good naman. You can sleep. Okay, the correct answer is letter B. Okay, so letter B, because plants which grow on leaves, this makes it buhay ng mga trees, like star apple, you know, or dead trunks, but do not depend on them for water, but for nutrients. Water and nutrients are referred to as. Okay, so the correct answer is epiphytes. Example po niyan ay mga ferns, yun, orchids, yun. You know what? The best na kapitan ng orchids po ay star apple tree. Yun. Star apple tree po talaga yung pinaka-the best na kapitan ng mga epiphytes. Yun. Star apple tree. Some of epiphytes sa acacia. Akasha bin Nara. Ano yun? Ornamentas yun galing. Decompose yun eh. Decompose na siya daan. Okay, next we have, pero the best thing naman siya, Mr. Apple. Eh. Number 17, Magat, Pasig, and Pinyananda are all varieties of black. Lakas akong charge.
Lulong Royce. Okay, so the correct answer is, anong gawin nyo ngayon? The correct answer is Lowland Rice. That is Lowland Rice. Magat, Pasig, and Peñananda are varieties of Lowland Rice. So sir, ano pong gawin namin ngayon? Ang gawin nyo po is that you search for this variety ng watermelon. Ano ba ng, ang alam ko lang talaga, variety ng watermelon na hindi talaga natatanggal sa isipan is yung sugar baby. Yung sugar baby. Yan. Yan. Sweet 16, 18, sir. Ah, okay. Ang alam ko lang talaga yung sugar baby. Kasi last 2000, ano ba yun? Lumabas si sugar baby. Parang 2017 nata yun, may sugar baby na tanong. Sugar baby, that is the variety of watermelon. Ecstasy. List of varieties. Nagbigay ba ako ng list of varieties sa inyo, Jay? Varieties of what, sir? Meron ba ako nabigay ng list of varieties sa inyo? Parang meron nata. Anong varieties, sir? Erica, Joy, meron ba ako nabigay ng list of varieties? Can you still remember? Nasa likod ng manual, sir. Ah, sorry. Nasa likod pala ng manual ninyo. Oo nga pala, nasa likod pala ng manual ninyo. Sige, check ko mamaya para i-share ko na lang sa GC. Yun. Nasa likod pala ng manual ninyo, nandun pala yung list of varieties po. May manual po kasi sila. So, sa likod po ng manual, andun yung list of varieties. Sige, send ko na lang mamaya sa GC pagka umabot tayo ng 12. Uy, 1 hour na lang. Hindi pa tayo nakaka-half. Ayun. So, next, si Hal. Pag hindi pa rin tayo umabot, ha, ibibigay ko yung slides. Ibibigay ko lang, ibibigay ko yung slides. And then we have number 18. Yan. The first science city in the Philippines was established in? Kailan yan? I mean, saan? I mean, the first science city in the Philippines was established in? Yes. The correct answer is letter A, Muñoz, Nueva Ecija. Okay, so that's the first science city in the Philippines. And aside from that, may lumabas din po sa board exam kung saan yung main office ng rubber. Okay, saan yung central office ng rubber? Ang central office po ng rubber last year po lumabas din sa board exam ay sa Zamboanga Peninsula. Zamboanga, Sibugay. Sorry. Zamboanga, Sibugay. Or Zamboanga Peninsula. Yun. Andito po sa amin. Nasa amin po yung central office ng rubber. Zampiark po yung tawag dun. If I'm not mistaken, that is Zampiark. Zamboanga Peninsula Rubber Research at yun. So basta ganun yung term. Okay, we have next. Number 19. Phenotype is determined by blank. Ito. Ito yung didiscuss natin to sa last minute review, ha? Breeding and genetics, sir. Gising pa ba si King? Tulog na ata si King. Ay, sorry, andyan pa pala Sir King. Sorry, andyan ka pa pala King. Akala ko tulog ka na. Gising na gising eh, parang dilat na dilat. Excited kasi sa ano eh. The correct answer here is letter C. It is genotype, environment, and genotype times yan, environment. I-discuss ko to sa last minute review more about this and then yung mga methods in the breeding, plant breeding. Okay? Okay, so next we have, kalimutan kasi part alcohol. Number 20, in seed formation, the zygote which gives rise to the embryo is formed by the fusion of blank. So yun, ibibigay ko po yung slides, tapos yung mga nasa YouTube po, huwag kayo mag-alala kasi isi-send ko siya, ilalagay ko sa description yung link po ng Google Drive na yun. Tapos ikukunin nyo na po haagad ngayon bago kayo matulog kasi ano ko naman siya, isi-send ko naman siya bago ako matutulog para bukas
Or bukas ng umaga, pwede nyo rin kunin. Kasi pagka 5 PM po, mawawala na rin yun. Okay, mga nasa YouTube po, ha? Tapos yung mga nasa... Ay, sorry na. Turo of totoo. Tapos yung mga nasa, ano, sa class, sa group chat ko na lang kayo, ano yun, ha? Kasi sendan ng PPT na to. If ever, pag-abot ng 12 minutes na tayo matapos, doon ko na lang isesend. Okay, so we have 20 in seed formation, the zygote which gives rise to the embryo is formed by the fusion of blank. Okay, so some of the review centers po, ang sagot nila dito is letter C. Hindi po yun. Kung sino man nagsagot ng letter C, yung lecturer na yun may bipolar. May bipolar. Bipolar talaga. Kaya simpi-simpi ng tanong eh. May bipolar yung ano. May bipolar yung ano. Lecturer na yun. Paano kasi dapat nire-research muna bago sasagot? Kasi, syempre, yan ang gagamitin ng mga estudyante. Paano pag lumabas yan sa board exam? Eh, di kasalanan mo na. Pag nagkamali sila. So, yun. Okay? So, the correct answer here is letter B. Okay? So, it's letter B. Sperm cell plus egg cell is equivalent to zygote. Ayan. Okay, next is number 21. Main path of inorganic substances in plants is mainly through the blank. Oh, eto na. Eto na yung pinaka-controversial na tanong na maraming gusto ano, sumagot na ano. Sir, eto yun ang tamang sagot. Sir, eto yung tamang sagot. Sorry. Leaves ka dyan. Inorganic substances? The main path of inorganic substances in plants is mainly through the blank. E discuss ko talaga siya, bakit yun ang sagot? Isa-isahin ko yung ano? Yung word, word by word. Bakit siya ganun yung sagot? Okay? Kasi pag ganito, makalito kayo. It's either xylem or it's either roots. Nasa dalawa lang yung sagot. Okay? So the correct answer is xylem. Bakit siya xylem? Bakit siya hindi main path? Di ba sinabi mo sa lecture, sir, na ang pinakaunang daanan ng inorganic substances at saka ng mineral matter ay sa roots. Oo. Tama yun. Siya yung pinakaunang nadadaanan. Pag sinabi kasi natin ang word na main path, ibig sabihin, yung pinakadinadaanan ng inorganic substances. Okay? Hindi niya tinatanong kung sino yung first gate, kung sino unang dadaanan. Hindi yung ganun tanong. Pag ang tanong niya ay tinanong is sino talaga yung unang dadaanan or sino yung gate na dadaanan ng inorganic substances, that's the time na ang sagot may roots or the first pathway. Pag ang sinatanong ay the first pathway of inorganic substances, yun ay roots. Pero ang tanong kasi is main path of inorganic. The word is main. From the word itself, main meaning common na dinadaanan, popular or laging dinadaanan or daanan talaga ng inorganic substances. Yun ibig sabihin ng main. Okay? Diba? Pag sinabi natin main, pag example sa mga offices, saan ba talaga yung main? Sino ba talaga yung nakakapag-absorb yan? Yung main campus, yung main office, ganun. Saan ba talaga yung main? So that's why the main path or daanan talaga ng inorganic substances ay xylem. Okay? Kasi nga, inorganic and other mineral salts are passed through xylem. Okay? So, saan nagkakaroon ng exchange of inorganic substances? Sa roots. Okay? Via diffusion and osmosis. Okay? Next is number 22. Which of the following is not considered a green manure?
Okay. Number 22, which of the following is not considered as green manure? The correct answer is vermicast. Okay, that is the correct answer. It is vermicast. Ang vermicast po ay hindi green manure. Opo, yun po yung ano, yung worms na ginagamit natin. Anong klaseng worms yun? Baka lumabas pa sa board exam. That is African Nightcrawler. African Night... Katuray ata yan, sir, yung sis Banyar Strata. No? Crawler, ha? Katuray ba yan, sis Banyar Strata? Oh, yes, katuray. Katuray. Opo, yan. It is... Yan, African Nightcrawler. Okay, yan po ang ibig sabihin ng... Yan ang ginagamit. So yan. Sa vermicomposting. Yung asola po, that is a green manure. Actually, yung asola, ginagamit din sa feeds, sa ducks. Yun. Sa poultry, ginagamit siya. And ipil-ipil, yun. We have number 23. Following is the color of tags for these seed classes except. Except. That's the correct answer. Okay, sino yung nagtanong? Si, okay. Sir, ano ba yung Sesbanya? Ay, Kimberly. Yung Sesbanya po ay? Acapulco. Asunting? Asun. Asunting. Sesbanya din. Acapulco. Yung Acapulco. Ha? Sesbanya. Sesbanya yung, ano, scientific name? It is? Sesbanya. Sena alata. It's Sena alata, or commonly known as Acapulco, a woody bush that grows wild in the tropical climate in the Philippines. Okay, halamang gamot pala yun. That's halamang gamot. Okay, number 23, the correct answer is? Yan, the correct answer is yellow. What is yellow? It should not good be certified. Seeds. Is that dapat good seeds? What is the color of the certified seeds? No, sir. Blue. Okay, blue color. Ito, hindi na to ano eh. Seed tags. Dapat nasa kala protection na to eh, no? Seed tags or seed classification. Okay, gani. And then we have number 24. Number 24. As a factor in crop production, edaphic factors refers to let's check it. Ang bihira. Check it out. Para ma-sure ako ng explanation. Yeah. Kinini. Wala yung answer. Okay. When you talk about edaphic factors, it is the soil properties. It is the soil properties that affect the diversity of organisms living in the soil environment. So that is, correct answer is soil. It's soil. Soil. Yeah. Edaphic relation with the soil. Number 25, which among these does not match as to leading province in the in its production? That's the correct answer.
Okay, so the correct answer is letter D, export papaya. Cavite, hindi naman Cavite nag-export ng papaya. Ayun. So, yeah. Next, we have number 26. Because of the lucrative prices of agricultural products, the following are still behind smuggled, except alin daw ang hindi, no, kasama sa smuggling, yan, crops. Mata na po to si Bayani karon. Mingan na po to si Bayani. Sir, nagtasi ka? Okay, talk. Okay, the correct answer is mango. It's mango. Kasi yung rice po, lucrative talaga siya. And then, ginagamit talaga ng mga ano yan, ng mga illegal for smuggling. Onion. Di ba alam nyo naman siguro yan? Yan yung ngayon eh. News yan ngayon eh. Sugar. Ano pa ba? Oo. Yes. Si Muyas Kamatis. Ano pa ba? Kalitan ka na in term. Nawala ako sa moves. Si itong bata. Okay, next we have number 27. A rice floret has how many amperes? Six. Yung mga nasa YouTube po, pwede kayong mag-ano, pwede kayong mag tawag dyan, mag-sagot sa comment section. Okay, so the correct answer is letter A. So ano yung dapat ninyong alamin about sa rice? Kasi last year, ang lumabas last year about sa rice is yung pH requirements niya. Okay, yung pH requirements niya. Tapos, yung soil moisture content niya, lumabas din yung sa board exam last year. Tapos, ang tinanong is yung vegetative age pa siya, ano yung soil moisture content niya, pati yung matured. Yun ang tanong daw sa board exam, sabi ng estudyante ko last year. About sa soil moisture content ng rice, yung vegetative stage pa siya tsaka matured stage. So yun ang i-research ninyo, ha? You still have time pa naman. Tapos yung standard talaga na pH ng ano, soil pH ng rice. Yun. I-search na lang din da yung low tsaka upland rice. Search na rin sa lowland tsaka upland rice, ha? Para aware kayo. Yan. So, i-search natin yan. Tapos, isend ko na lang sa GC. Okay, next, we have number 28. A white crystalline compound that causes heat in some capsicum varieties is. Oh, ano daw yung hormones na yan? Okay, the correct answer is letter A, capsaicin. Okay, capsaicin is only for, man, sa mga chili, sa mga pepper, capsicum, yun. Sa mga capsicum. Okay, doon sa amin sa Germany, it's capsicum. Next. Okay, next we have number 29. Okay, number 29. Which country is now the world's biggest rice exporter? Sir, bakit wala India? O, kung wala India, di, ang sunod. I did a Thailand.
Ang dami na kailangan. Ha? Ha? Okay. Which country is now the world's biggest rice exporter? China. The people's public of China. China. Alam, alam. Ano sa naman ka? China. Exporter. Mag-ingon. Exporter, man. Exporter. Hindi production. Okay, man. The correct answer is, sir, bakit walang India dyan? O, anong sunod ng India? Oo, very good talaga si Kimberly. O, magkaiba tag kasi magkaiba po ang production sa exporter. Magkaiba po yun. Yung production, ibig sabihin po, pag production, hindi pa siya ina-export. Okay, hindi pa siya ina-export. Pero pag sinabing producer, eh na-export po, ibig sabihin nun. Okay? So, pag production na pinag-usapan, ang top talaga na biggest production ng rice ay China. Pag production. Pero, due to population, no, hindi na kaya ding makapag-export si China because of food security. Kasi mataas yung population nila. That's why the world biggest rice exporter actually is India, followed by Thailand. So the correct answer here is letter C, followed by Thailand. Ito yung number 2, followed by Vietnam, number 3, followed by Indonesia, number 4, and number 5 is Pakistan. Yeah, it's Pakistan, if I'm not mistaken. Okay, so the correct answer is letter C. Yan. Magkaiba po ang production ha. Ang production, China. Pero pag producer or exporter, India. Pag walang India po, yung top 2 yung kasunod. Pag walang top 2, yung top 3 ang sagutin ninyo. Pag walang top 3, yung kasunod na naman. O, ganun lang po. Ewan ko sa kanila, bakit ganyan na sagot nila? I-search ko talaga para sure. The biggest rice. Ewan ko bakit yan ang sagot nila, pero hindi na ako makialam sa kanila. India, the world's largest exporter, rice exporter. Tignan natin, 5 largest exporter. Okay. Sige ha, isend ko na lang sa... Yan, isend ko dito sa chat para makita ninyo. Ayan. India remains the world largest rice exporting country. Since wala tayong India, so the other major exporters include Thailand. So Thailand is top 2, Vietnam is top 3, Pakistan pala yung top 4. Pero dun sa it was Indonesia. So, ito na lang, sundin ninyo. We have Pakistan, top 4, and then the United States, and then China, Burma, and Cambodia. Ayun. Kung saan man yung reviewer na po yan, hindi ko na po yan alam. Basta, this is my final answer. Okay, next, we have number 30. Rubber production is highest in. May binigay ako sa inyo na na current events. May bilig ako ng current events sa inyo. Actually, opo. Meron ng ngayon Ano'y bago? Pero may binasa po ako, Philippine Rubber Industry Roadmap 2017 to 2022. Ang nakalagay dito sa rubber ay ang pinaka mataas ang production ay steel Zamboanga Peninsula. Hindi pa po siya SOC sergeant. Ewan ko lang doon sa binigay kong list, parang mali ata yun. SOC sergeant na kalagay, no? Siguro, baka export, baka exporter siguro. Zamboanga Peninsula. Okay, so it will be Zamboanga Peninsula. The correct answer here is Zamboanga Peninsula. Last year, sa board exam, tinanong kung saan ang main office ng rubber production, no? So the main office of main production is here in Zamboanga, Sibugay. Zamboanga, Sibugay. Okay. Kasi Zamboanga, Sibugay nakalagay na choices.
Yun. Sa mga Sibugay ha, wag kalimutan. Yung iba daw kasi sinagot daw nila sa Cebu. Totoo lang ito kayo, Fanny. Okay, next. Number 31, ano sa? Ha? Huh? Yung nag-ilis ko, bago lang. Okay, so yung about dito sa ano, plant breeding and genetics. I-discuss ko lang siya sa last minute review ha para ano, para fresh. Ayun. So, the correct answer here is letter B, homozygosity. I-discuss ko lang to more. Don't worry, yung nasa YouTube po, you are included. I will be still live po. Magbo-broadcast din po ako sa YouTube nun. Okay, para meron din po kayo. And then next, you have number 32. The removal of silk in corn is called. The husking is for hybrid corn. Hybrid corn. Ayan. So the correct answer is letter A, desilking. Yung dehusking po, removal of husk for detasiling pala yun. Dehusking is yung pagtanggal ng ano, pakpak niya. Tapos yung detasiling po, pagtanggal ng tassel niya sa mga hybrid corn. Yun. Next, you have by the way, ang hanapin din natin sa corn. The biggest, who is the, what country is the biggest ano exporter ng corn? Search natin. Okay, mag-alala. Search natin ang lahat. The biggest exporter. Biggest corn exporter. Brazil. It was Brazil. Brazil displaces the U.S. as the world's biggest, largest exporter of corn. According to the data from the United States Department of Agriculture, Brazil has emerged as the world's leading corn exporter in the harvest year that concluded in August 23, overtaking the over. Okay, so Brazil po. Brazil ang pinaka. Brazil. It was Brazil. Ah, saan yan? Tinatanong yan, saan ang origin ng corn? Corn is originated in, okay, it is originated in Central Mexico. Okay, it was originated in Central Mexico. Tapos yung first na ano, yung first na corn na yung tawag dyan, oh? Na discover ng mga scientists ay yung teosinte. Yan, teosinte. Yung bang ano, yung wala siyang ano, ano tawag yun? Walay pakaw. Yung sa loob ba, wala siyang, sa Bisaya, pakaw daw yun. Ano nga term nun? Yan, basta yun, teosinte look very different. Yung maliit siya. Ay, walang husk. Yun. Wala siyang husk. Walang husk. Okay, next, you have number 33. The male part of the flower is collectively known as blank. Male part. Male. The correct answer is stamen. We have stamen. Okay, stamen is a male part of the flower, or also known as androecium, no? It's androecium. Androecium. Next, number 34.
Which of these vegetables below is the least nutritious? Which of the following, which is the most nutritious vegetable? Ah, spinach. Ay, oo, kaan kaning. It was spinach. Opo, spinach. Juts. Iba po itong juts. Ano ba ito? Spinach. Juts. Saluyot, juts. Yan, saluyot na. Ikaw na ganyan, juts. Ugani, pero spinach ang ano, oh, the most nutritious vegetable. Yeah. Oh, saluyot na. Kaan kaning. Okay, so the correct answer is eggplant. Kotong color green, ano, alubati. You have eggplant. Yun. And then, meron pa akong idadagdag, guys. BT, ano, BT eggplant po yun. BT eggplant. Ano yung tanong ulit? Sorry, nawala. We have... Okay, ano yung tanong yung about sa eggplant? Sige, discuss ko din yun. Yung ano, oh, yung sa... yung bago, yung BT eggplant. Tinanong din yun dun eh, kung aling institution ba ang hindi... Ano yun, no? Nakapag-contribute sa development ng BT eggplant. Parang sinent ata yun ni ano ni Erica Joy din. Sinent ni Erica Joy. May lahat po. Top most fresh review. Specific variety. Institute of Plant Breeding. Ay, hindi po ang hindi nakaano, hindi anong institution ang hindi nakapag-contribute sa development ng IBT. Anong BT eggplant? IBT tuloy. Wala yung specific variety for the eggplant, wala po. Mawas sila ng bagong ano na tolerance siya. Sige lang, i-discuss ko more about diyan. Ano ang pambansang gulay? Gusto ko malaman yung alam. Ha? Gusto ko malaman yung ano. Sabi daw nila yung pambansang gulay daw ay ano, malunggay. Oo. Pambansang gulay daw ay malunggay. Tama. Ang malunggay ang siyang pambansang gulay ng Pilipinas. Pambansang gulay daw yan eh. Oo. It is yun lang. Sandali, 87 ko. Meron siyang House Bill number 2072. Daghan ko na siya dito. Ano siya? Malunggay? Kasi yung malunggay kasi, kahit hindi ka humingi sa kapitbahay, pag hindi magbigay yung kapitbahay mo ng malunggay, pwede ka lang magnakaw. Yun. So, yun. Ang pambansang gulay po ay malunggay. Ayon sa... Meron na siyang House Bill number. Yung House Bill number yun, no? House Bill number 2072. House Bill number 2072 nakalagay ang malunggay ang siyang pambansang gulay ng Pilipinas. A bill na pala siya eh, it's a bill. It's a bill already. Ayun. Oo. Ang kailangan kasi yung ano, yung benefits na nakukuha. Ano ba yung pambansang prutas ng Pilipinas?
Mangga? Oh, mangga. Yun. Top 1 exporter ng Pilipinas. Top 1 crops exporter ng Pilipinas. Coconut oil. Oh, sorry. Banana and pineapple. Ah, coconut oil. Coconut oil. Sorry, coconut oil. Sorry lang, it's coconut oil. Meron kaya na nun? Nasaan ang bagong ano? Ay, it's coconut nga talaga. Major crop products exported included coconut, sugar, pineapple, banana, coffee, and mango. Okay. Sige, lagay ko dito sa ano, sa... Sige, ayan. Major crops products exported include coconut, sugar, pineapple, banana, coffee, and manga. So, una ang coconut, followed by sugar, pineapple, banana, coffee, and manga. Okay, next. Next pa tayo. Number 35. Okay, ito yung last slide, guys, ha? Last na to na slides. Kasi, para makatulog na kayo, and then, yung link po, ibibigay ko na lang sa inyo. Okay? So, gawaan ko lang siya ng file sa drive. Okay, so the correct answer here is letter D. By the way, guys, yung ganitong tanong kasi ay lumabas sa board exam to nung time namin. Diba ang rason kaya pinapa-exam, pinapatapos ko sa inyo yung UPLB booklet? Kasi dun yan sila kumukuha ng situational questions sa crop science. Tulad ng ganito, mangosteen and marang are exotic fruits grown in Mindanao. Nasa UPLB po yan. I think it's case number 8, if I'm not mistaken. Case number 8 or case number 7. Andun yan siya. So, basahin nyo na yun, ha? Yung mga nasa YouTube. Basahin nyo na po yung, ano, yung UPLB booklet na mga cases. Yun na lang po ang siguraduhin ninyo muna. Na mababasa ninyo yun kasi may mga cases doon. Tapos, copy-paste po talaga. Ito yung tanong talaga. Diba, copy-paste siya doon sa UPLB. So, the correct answer is letter D. Mula kayong UPLB booklet? Meron yan eh, drive? Meron po yan. Nag-upload pa yung, ano, upload pa yung... Sir, kilala mo po si Sir Louis Barnachea? Hindi po. Bakit? Sino yun? Si Louis. Hindi ko kilala. Sorry. Opo, meron tayong every 2 hours before the exam. Sunday, last minute review tayo ng crop science, plant breeding. Tapos isasama ko na lang yung BT, biotech, tapos ano, tsaka soils, yun. Yung soil chem po talaga, i-discuss ko siya sa last minute review. Soil chem, tsaka ano, carbon and nitrogen fixation. Tapos si nitrogen cycle, i-discuss ko na din. Then, pati si, tapos sa Monday ng gabi, pagkatapos ng exam ninyo, meron pa kayong last minute review. Hindi pa tapos ang laban. Hanggang may exam,
I review. Ayun. So, this is the final. And actually, in-upload ko na yung ano, yung na-upload ko na yung ano, yung file. Tapos, hintay na lang natin matapos. Okay, so isi-send ko na lang yung link doon sa ano, dalawa, sa description ng YouTube video na to. Tapos yung isa sa GC na lang isi-send. Ha? Ayun, thank you very much everyone. Sorry, hindi talaga tayo umabot. Kasi nung oras na din, alam, mabutan tayo ng umaga. So check nyo na lang. Tapos check na lang yung mga correct answers. Ha? May mga CA naman to after. First slides. Okay, thank you very much everyone. And good night. Bye-bye yaman ka ni sir. Yan, anus mo sir. Anyong hedyo mo sa'yo. Yaman sir. Yun po. Kamsahamnida. Sarang ngayon. Sarang ngayon. Arot sarang ngayon.